Para sa ating black gulaman, maglagay tayo ng 2 cups ng tubig sa ating kaldero. 2 cups lang guys kasi kailangan natin ng makunat na gulaman dito. At kapag malapit ng kumulo or nagpapawis na yung kaldero natin, lagay na natin yung 2 tablespoons ng asukal. Para sa isang sachet lang yun guys ha. Tapos haluin natin ng maigi hanggat sa matunaw yung asukal. After noon, lagay na natin yung ating black gulaman. 1 sachet lang. And then, kailangan natin siyang haluin maigi guys para hindi matigas yung ating gulaman pag lumamig siya. Yun ang sikreto dun guys, halo lang. Para wala tayong maitapon na matitigas na parte. At kapag pahulo na yung ating gulaman, maaari na natin patayin ng ating kalan. At isalin natin sa isang lalagyan at hayaan natin siyang lumamig para tumigas yung ating gulaman. Ayan, at kapag buo na yung ating gulaman, slice lang natin to ng maliliit. Ayan. So guys, maliliit lang kasi para magkasya siya sa straw natin. So ayan. And then, maglagay tayo ng 3 tablespoons black coffee sa ating lalagyan. So guys, depende yan sa dami ng gagawin nyo ha. Kasi akin, 3 baso. So, 3 tablespoon ng kape yung aking gagawin. Para sa 3 cups din ng tubig. So, if 5 yung lalagay nyo na tablespoon ng coffee at cups ng water. Haluin lang natin maigi hanggang sa matunaw yung ating kape. At iwanan natin saglit lang hanggang sa medyo lumamig siya. At pagkatapos, maglagay na tayo ng yelo sa mga baso natin. Sunod ang jelly or black gulaman. So guys, depende sa dami na gusto nyong ilagay. So, mag-expect kayo guys na yung gulaman natin is makunat kasi 2 cups ng water lang yung ating nilagay para dun sa isang sachet na dapat is 6 cups. Tapos, maglagay na tayo ng condensed milk. So guys, yung paglalagay ng condensed milk is depende rin sa inyo. Kung halimbawa natikman nyo na matabang siya, pwede kayong magdagdag pa. Or kung sakto na sa inyo yung tamis, pwede ng 2 tablespoons lang. Saka natin i-add yung ating tinimplang kape. So guys, ito isakto lang talaga sa 3 baso yung aking ginawa. So ayan, diba napaka refreshing. So hindi lang basta mainit na kape yung ating iinumin. So ayan, ang condensed milk guys, tingnan nyo, nasa ilalim talaga siya. Ayan. Pasarapin natin ang ating simpleng kape para sa mga coffee lover dyan. So ayan guys, pwede nyo siyang haluin kapag iinumin nyo na siya. So naglagay ako guys ng whipped cream gawa sa evap milk. So kasi quarantine tayo ngayon, wala akong whipped cream, so gumawa lang ako ng sarili kong whipped cream para talagang make creativity tayo, diba? So yan is yung evap milk lang guys. Kung gusto nyong try yan, lalagay ko sa description box yung ingredients. That's it for today's video. See you on my next one. God bless.